Morning po. Good morning po. Good morning mga ka-DM Pad. Isang mapagpalang araw po ng Friday. Yan. Isang mapagpalang araw ng Friday sa bawat isa. Ngayon po ay ika-270 days, meaning po ika-siyam na buwan. No? Na 9 months. Monthsary po natin ngayong araw na to. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Para sa Diyos po ang palakpak na yan, mga kapatid. Yan. Kamusta po ang bawat isa? Alam ko po na malamig po ang simoy ng hangin, masarap matulog. Napakasarap pong ano mapirmi pa at dumikit ang likuran natin, no, ang ating mga katawan sa higaan. Kaya lang kailangan na po nating pumunta dito sa ating DM pad, sa ating araw-araw na morning prayer and devotion. Yan. Happy 9 months DM pad family. Yay! Good morning. Good morning po. Good morning. Good day. Good day. At nasa na si Ate Susan. Yan. Good night. And good afternoon kay Sister Cynthia. Yan. Good afternoon. Yan. Siyam na buwan na po. Siyam na buwan. Mga anak na. Siyam na buwan, mga anak na po, no? Siyam na buwan lang kasi talaga. Ayan, mga anak na, no? Hindi lang isa, marami, maraming kaluluwa, maraming tao. 'Di ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan sa Diyos. Hallelujah. Yan, meron po ako nakikita sa aking screen. Ang pangalan po niya ay Riza. Yan, hello and good morning to you, Sister Riza. Taga saan ka po? What? Saan po sis? Ayan. Good morning, Irie. Ay, good morning, Ninang Mila. Good morning. Happy 9 months, no? Happy 9 months po. Ayan, good morning. Malapit na po tayong magkita-kita. Si Sister Riza daw po ay taga T.S. Cruz. Dito po sa Las Piñas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Good morning, Sister Irene. Good morning po. Good morning po. Good morning. Sister Riza. Sister Riza, sino po ang nag-invite sa'yo? Yan. Sino po nag-invite sa'yo, kapatid? Yan. Dito po sa DM pad. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda, no? Sa ating siyam na buwan, eh meron agad tayong regalo si Lord sa atin. Nandito po si Sister Riza. Sabi ko po, nanganak talaga. Ayan. Si Sister Lizzie, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Sister Lizzie na walang sawang nag-i-invite po, no, ng mga kaibigan niya na dumalo po dito sa DM pad. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, napakaganda ng sinabi po sa Salmo 105. Basahin ko po ha. Salmo 105, sabi po sa verse 1, pasalamatan niyo ang Panginoon, sambahin niyo siya, ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa, no? Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. In verse 2, awitan niyo siya ng mga papuri, ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. In verse 3, purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. And in verse 4, magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palagi Amen. Kayong dumulog sa kanya. Ito po ang sabi po, no, sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Dito po sa Salmo 105. Palagi, araw-araw, mayat-maya, no? Na tayo po'y dumulog sa ating Panginoon na nagsabing hindi ko kayo iiwan, kailanman ay hindi pababayaan, mga kapatid. Kaya po ang ganda po ng awit eh, na nilalagay po ng Lord kanina pa sa aking ano, no? Sa aking puso't isipan, no? Awitin nga po natin. Yung sabi po, ikaw ang tanggulan, ikaw ang kublihan. No, sa unos ng bagyo na di mapigilan, no? Talaga naman hindi mapigilan. So, sige po, awitin po natin. Ikaw ang tanggulan, ikaw ang kublihan. Sa
unos ng bagyo na di mapigilan. Ikaw ang liwanag, ikaw ang pag-asa sa dilim ng pagsubok. Ikaw ang tanggulan, sa'yo lamang aasa, sa'yo lamang magtitiwala, sa'yo lamang, aking Jesus. Sa'yo lamang aasa. Sa'yo lamang, aking Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, ikaw ang tanggulan, ikaw ang kublihan, sa unos at pagsubok na di mapigilan. Sa Panginoon, tanging sa iyo lamang kami magtitiwalang tunay. Tanging sa iyo lamang kami, Panginoon, lubos na nananampalataya, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa ikasyam na buwan ng DMPAD, Lord. Salamat sa iyong kabutihan na patuloy pong nararanasan ng bawat isa. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, sa iyong mga pangako, sa iyong salita na lubos na amin pong pinangahahawakan sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah! Karapat dapat ka pong papurihan, karapat dapat kang itanghal, pasalamatan, sambahin, awitan, Lord, sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may lalang ng buhay na ito, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Sa inyo po kami lumalapit, Panginoon. Sa inyo po kami nag-aalay ng aming wagas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Salamat po ng marami na idinako mo kami, Panginoon, dito po sa gawain ng DMPAD. Lord, salamat sa siyam na buwan na inyo pong ipinagkaloob sa amin at sa maraming marami pang araw, Panginoon, na ating pagsasalu-saluhan sapagkat alam namin at nananampalataya kami na napakaganda ng inihahanda mo, Panginoon, na aming kakainin sa aming pagkaing espiritual sa bawat araw. Salamat, Lord, sa buhay po ng aming kapatid na Sister Buddy Aurelia na siyang gagamitin mo at kakasangkapanin mo sa umagang ito upang marinig po namin ang iyong boses, Panginoon, ang iyong fresh revelation, Lord, para po kaming lahat, Panginoon, ay patuloy, Lord, na maging matatag, maging malakas, Panginoon, na maging lalo po kaming maging pursigido, Panginoon, na tayuan, Panginoon, ang aming pananampalataya po sa inyo. Salamat, Panginoon, alam namin na ang bawat isa, Lord, dito po sa DMPAD ay pinatatatag mo, pinalalakas mo, Panginoon. Lord, sa inyo po nanggagaling ang lahat ng mabubuting bagay. Lord, salamat po ng marami. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Maging ang bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon. Lord, ingatan niyo po, Lord, ang bawat isa at pakabalutan niyo po ang buhay namin
ng banal at makapangyarihan mong dugo, aming Panginoong Jesus. Sa inyo po ang papuri, kaluwalhatian, kadakilaan, pasasalamat. Ito po ang panalangin namin. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos. Diyos na buhay, na nakatunghay mula sa kanyang banal na trono, ngayon po ay nakatunghay. At nagsiselebrate po ang kalangitan, ano? Nagsiselebrate ang kaharian ng Panginoon na ngayon po ay tayo ay nasa ikasyam na buwan at meron po tayong bagong kasama. I-welcome po natin si Sister Riza from T.S. Cruz Las Piñas. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! At dumarating pa po ang iba pa po nating mga kasama ngayong umaga. Sister Buddy, antayin muna natin yung iba ha, na makapasok po. Ayan, yung iba po kasi talagang medyo po nata-traffic dahil po tayo ngayon ay maluwag na po at wala na po nga masasabi natin na mga limitations. Ano? Ngayon nga po ay 24 hours na, no curfew at talagang balik na po sa normal na sitwasyon. No? Kahit new normal, importante po, normal. Ayan, kaya masayang-masaya na po. Di po ba makulay ang buhay? Makulay po ang buhay ng mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ayan, dumadating pa po ang iba. Mahirap po kasi na ma-miss po nila yung unang part, eh, di ba? Ng napakagandang kapahayagan ng Panginoon sa umaga pong ito. Today is December 10. Ayan, alam ko po na marami po ang magsiselebrate ng mga kaarawan ngayong buwan ng Disyembre. Ayan, sana po ay makarating po ang atin pong mga birthday celebrators ngayong umaga. Mga kapatid, habang hinihintay natin ang ating mga ibang mga kasama, mga ka-DM pad ngayong umaga, final na po, no? Kahapon po ay nagkaroon po ng meeting at kagabi po inabot kami ng medyo late na po ni La Sister Anna, ni Mars Irene, ni Mars MJ, Mars Annalisa, Brother Teddy, na kami po ay nagkaroon ng meeting po. So, this coming December 14, mga kapatid, tayo po ay tuloy na na tayo po ay pupunta sa Bahay Ampunan sa Tagaytay. Yan. So, salamat sa Panginoon na talagang inayos po, no, naayos po ang lahat ng atin pong programa at maging po ang lahat ng mga tulong na atin pong dadalhin sa Bahay Ampunan. Ito po'y sa Tagaytay. Sa December 14, ito po'y araw ng Tuesday. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng ating Zumba for a Cause. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Yan, pagpalain po ng Diyos ang buhay po ng bawat isa na hindi po ipinagkait, no, na ang pagtulong at pagmamahal para po sa ating kapwa, lalong-lalo na, no, sa mga walang muwang na bata at sabi po natin mga sanggol pa nga, eh, 'di ba, na mapapaabutan po natin ng tulong sa biyaya po ng Panginoon. Yan, at ang gusto po nila ay magtanghalian po, no, sa tanghalian ay makasama po nila tayo. At eksaktong-eksakto po, no, napakaganda pala ng timing. December 14, ito po ay eksaktong kaarawan ni Sister Ana Clemente. Palakpakan po natin ng Diyos na naging punong abala sa atin pong Zumba for a Cause, no. Purihin po ang Diyos. At sa December 12 din po ay magdiriwang ng kaarawan ng ating kapatid na Sister Ana Liza Punsalan. Hallelujah! Thank you, Lord! At sa December 15, yan, wala pa dito ang ating kapatid na si Sister Lezaida. Yan, ang dami-dami pa lang magse-celebrate sa ano, sa orphanage, no? At nako, sigurado po ako na napakasaya ng araw na 'yan. Ipanalangin po natin, no? Talagang yung pong mag-celebrate tayo sa pagkakawang gawa, 'di ba? Eh talagang napakaganda pong pagpapala 'yan mula sa ating Panginoon for the glory of our God. Hallelujah. For God's glory po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. No, so December 19 naman po, ito'y araw ng Linggo, alas 2 ng hapon, tayo po, Kumari Club and DM Pad family will be having our Christmas party and Thanksgiving. Yan, December 19, Sunday, 2 p.m. po. Doon po tayo sa bazaar, no, sa God is Great Commercial Building,
At tayo po'y sama-sama doon na tayo po ay magkita-kita. Yan. At kung uubra po na tayo ay via Zoom para naman po sa mga nasa ibang bansa at nasa ibang malalayong lugar po nating mga kapatid na maka-join din po sila kahit via Zoom at meron po tayong face-to-face din po at the same time. Yan, talagang marami po tayong palang gagawin next week. Busy-busy po tayo by next week. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, tayo po ay 29 na. Alam ko po nahahabol pa po ang iba. No? So, tayo po'y magsisimula na. Paki-note na lang po ang ating mga schedule. Mga kapatid, December 14, pupunta po tayo sa orphanage. At meron po tayong vehicle. No? Kasama po si Ninang Mila. Yung kanila pong vehicle. Sama ako, sige. Yes, kasama si Sister Ruby Lacuna, syempre. Praise the Lord. Ayan, sige po. Nakakatuwa naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So tayo pong lahat ay ngayon po ay sama-sama na ihanda na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa araw na ito upang tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ng ating kapatid na Sister Buddy Aurelia. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Magandang good morning po. Naririnig niyo po ako? Yes po. Yes. Good morning po. Isang pinagpalang Friday morning po sa bawat isa. No, bagamat sa iba ay Webis ba or whatever. Anyways, yan po. Pinagpala po ang ating mga araw sa umagang ito. Bago po tayo magpasimula, tayo po na po ay saglit lamang pong manalangin. Hallelujah, Jesus. We bless you. Pagpalain mo po ang Zoom meeting na ito, Panginoon. Hallelujah. Ang DM pod, Lord, ng mga Zoom mates po namin. Salamat po, Panginoon, at hayaan pong maipahayag ang iyong salita, Panginoon, ng may kapangyarihan, at patuloy mo po akong itago sa iyong krus, at ikaw lamang po ang makita sa oras na ito. Salamat po, Ama, at patuloy ka namin luluwalhatiin, dadakilain sa natatanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God. Good morning po umuli sa inyong lahat. So muli tayong uling nakita dahil talaga pong very busy ang inyong lola, no? Very ang ano po natin, yung booking natin ay talagang hectic na hectic po. So before that, share ko lamang po yung aking PowerPoint para okay. Okay. Okay, share screen muna. Okay, share screen. Share. Yan. Okay. Dapat di muna ito makita. Okay. Okay, isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Ngayon po, gusto pong i-share po sa bawat isa na napaka-iksi lamang po nitong short exhortation nito. At alam ko po, ito ay natitimo po sa bawat puso ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po ba, alam niyo pong lahat ito. No po, sa Exodus 20, alam niyo po yung Ten Commandments. Alam niyo po ba yung Ten Commandments ng ating Panginoon? Oh, amen po. Kung gusto niyo pong mag-comment, lagay lang po kayo, gamitin niyo po yung ating emoji. Ayan, yan po, si Sister Irene nag-heart po. So, ibig pong sabihin, tayo pong lahat, whether tayo po ay before and now, alam po natin po yung ating pong Ten Commandments. Alam niyo po ba, ito po ay naisulat po sa Exodus chapter 20. No? Ten Commandments po yun. At kung mababalikan po natin sa Exodus 31, chapter 18, ang sabi po ng Panginoon doon, when the Lord finished speaking to Moses on Mount Zion, he gave him the two tablets of testimony. The tablets of stone inscribed by the finger of God. So, we cannot deny, no po? Hindi lamang po ito na yung mga namimiloso po na ito po ay gawa lang daw naman po ng tao. Sabi po dito, isinulat po ito by the finger of God. So, bakit po kayo? Kasi ang Diyos po mismo ang nais na magbigay po ng instruction po. Through this commandment na tayo po, or even, Lord, yung mga
pinili niyang mga tao, no? The Israelites, sabi nga po ganun, it was given to direct the Israelites at patungkol po sa pagsamba at patungkol po sa mga ethics, no po, ano po ba yung ethics? Ito po yung mga nakagulian natin, no, yung po mga yung paraan ng pagsamba po ng mga Israelita, and with that tayo po ay ganun din po. So it was transferred unto us yung pong 10 commandments. Kaya lang po, sabi nga po ganun na medyo mahirap po yun, napakahaba po ko yun po yung pag-aaralan po natin. Ngayon po ang akin pong sa New Testament po, eh meron po tayong tatlong commands po na nadaanan ko lang po, and for sure nadaanan niyo din po to, no? At it will help us, no, na ito po ay nakakatulong po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So ang title ko po dito ay God's Three Commands. Yan po ang aking title, no? God's Three Commands. Pero kung babalikan po natin, ito po yung sinabi po sa 1 Thessalonians 5:16 verse 18, sabi po diyan, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, puro verb po yan. Sabi, magalak ka, rejoice always, pray continually, give thanks. So, ibig sabihin ito po ay utos po ng atin pong Panginoon. Pero, babalikan po natin yun pong sinabi po ng mga talata sa Matthew 27, na po, nag-start po ako sa 35 po eh. No? Sabi po dito, one of them, so verse 35, an expert of the law tested him with this question. Sabi po sa verse 36, hindi ko na po isinulat, teacher, which is the greatest commandment in the law? Nako, in verse 27, sabi po dyan, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Verse 38, this is the first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So yung sampung commandment po ay ininisinyorte na lang po. Ito po ay patungkol po sa Diyos, yung first five po nito at yung pong kaulian. Ito po yung patungkol natin sa pakikisalamuha natin sa atin pong kapwa. Sabi nga po dun sa Old Testament, ano, mahirap pong sundin dahil pag na-break mo po yung isa, definitely you break all the rules, all the commandments. Pero po, ito po ay nagpapatunay lang po na ito po ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makilala po at alamin po kung ano po yung dapat, no? Babalikan ko po yung topic ko. Ang sabi po doon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you and for me po ito in Christ Jesus, no? Ang sabi nga po dito, yung first command po, ito po, nakalagay po dito, rejoice always, no? To rejoice, ibig nga pong ito pong rejoice is to feel or show great delight and joy. So, sometimes po, kailangan po ba talagang magalak? No po, pagka sabi nga pong ganun eh, kailangan po ba tayong magalak kung meron po tayong hindi po tayo feeling well, no po? Kailangan ba 'yon? Kung meron po sa isang sa kapamilya po natin na nagkakaroon na dumadanas ng sakit at karamdaman, or mismo tayo po physically hindi po natin kaya, no po? At sabi nga pong ganun, ngayon bagamat maluwag na po ngayon, minsan hindi na po eh, no? Kahapon lang super traffic po talaga. Sabi, pero sabi ng Diyos, rejoice always eh. Sabi ko na nga lang, nag-usal na lang po ako prayer, ng maiksing prayer, no, na itong mga traffic enforcer eh sana'y malinawan ang isip, kasi po pinatay na naman po nila yung mga stoplight, no? Kaya lahat po sila siguro from Dasma hanggang po doon sa Talaba, pinagpapatay po nila yung mga stoplight, blink lang nang blink yung yellow. Therefore, yung pong gusto po nila yung masunod, nais po nila. Hindi ko namin po alam yung dahilan. Ang hirap mong sumakay. Pero still, sabi ng Diyos, rejoice always. Pero lalo na po ngayon, makakapag-rejoice ka po ba kung sakaling
putol ang Meralco mo. Oo, di po ba? Relate na relate po ako dyan, no? Kasi po habang nagre-rejoice po ako dahil nasa out of town po ako, eh kami naman po ay naputulan ng Meralco dahil wala pong tao dito sa amin, nagkaroon ng miscommunication, ayun po. Kaya yun, I have to rejoice kasi nasa ibang lugar po ako, no? Wala na po akong magagawa po doon, no? Sometimes sabi nga po ganoon eh, yung financial eh, sometimes ito po yung matinding bagay na hindi po natin magawang magalak. Pero in sabi nga po ganoon eh, it is okay ba not to be okay? So, it's okay po not to be okay. Bakit po? Kasi po, ang atin pong Panginoon ay siya rin po ay nalungkot. Jesus wept, ang sabi po sa John 11:35 po. Kung ang rejoicing lang po is about feeling joy, then ang Panginoon po sana ay hindi po nagpakita ng lungkot, hindi po nagpakita ng kanyang emotion, na siya po ay nalungkot, he wept, nung kanya pong kaibigan na si Lazarus ay namatay. Po. Pero for the glory of God, sabi nga pong ganun, ito pong mga emotions na to ay pinaparamdam dahil ang Diyos po, kagaya din po natin siya, Diyos siya na nagkatawang tao upang malaman po ang ating mga emotion. Kaya it's okay, not to be okay sometimes. Kung hindi nga po, kung feeling joy lang nga po ba yun, hindi po sana maipapakita po ng ating Panginoon ang kanya pong emotion. At maging po ang mga kapatid ni Martha, maging ang mga kaibigan po, no, sabi nga pong ganun, mga kaibigan po natin ay nakikigalak at nakikidalamhati din po sa atin. No? At kapares din po ng ating kapatid na si Pablo, sabi po ay sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. Bakit po, no? Kasi po si Pastor Pablo, in spite po ng mga nararanasan niya, alam niyo po, karamihan po ng mga sinulat po ng ating kapatid na Pastor Pablo, siya po ay in chain. Siya po ay merong mga karamdaman. Siya po ay in bondage po sa physical na karamdaman po. Pero sabi niya, bagamat malungkot, pero always rejoicing po, no? Dahil poor, no? Dahil making many rich. Bakit po, no? Tayo po ay hindi lamang po financially pinayayaman. Hindi, sa mga tulong po ng pagtapik-tapik, yung atin pong mga messages, ayan po ay malaking tulong po sa mga kapatiran po natin, no? Kaya tayo, sabi nga pong ganun, sabi nga pong ganun, rejoice. Kung ibig po namin sabihin ito, it does not mean to deny yourself about your feeling, no? At put ilagay niyo po yung happy face niyo and never feel sad, no? Parang ganun po, yung nakita niyo na po ba yung komikero, di po ba, yung nagpapatawa, no? Dalawa po yung maskara niya. No? So tayo po, sabi nga pong ganun, ano, tayo po bilang tao, bilang human, sabi nga pong ganun, sometimes sabi nga po, meron tayong nakikita, no, behind that smile, there's a big ano, no, sadness, ika nga po, no, sabi nga ganun, ano lang po tayo, pero yun po ay sabi nga pong ganun, ano, yun po ay tama lang po yun. Sometimes po, ang atin pong feeling ay hindi din naman natin pwedeng itago dahil there is someone na talaga pong nagpakita po ng kanyang pong damdamin ang ating pong Diyos, no? Alam niyo po ba, sometimes nung sa Biblia po, meron po akong nadaanan na verse, ang Diyos nga po talaga natin ay nalungkot eh. Bakit po? Doon po sa Genesis chapter 6 verse 6, sabi niya, no? The Lord was grieved that he made man on earth and his heart was filled with pain. Oh, di po ba nagsisipaya ang Diyos dahil nilikha niya ang tao? Dahil ang tao super rebellious, super ano po talaga sila, no? No, mapalad na lamang po tayo. We are under grace, no po. At sabi nga po ganito sa Hebrews, tingnan po natin, and then yan. No, sabi po ganun sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Yan. At
ano nga po, sometimes po tayo po mga tao, tayo po ay nadidisiplina rin po tayo. So sa pagdidisiplina po ng ating Panginoon, dahil tayo po minsan medyo may kakulitan din po tayo. Minsan nakakalimot din po tayo, no? Masaya lamang po tayo. Masayang masaya talaga tayo pag tayo po ay super blessed, ika nga, no? At meron po sa atin pong bagay na dumadaan po sa atin ang pagdisiplina rin po ng ating Panginoon. At take note po sa Hebrews chapter 12, sabi po doon, no discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, wag po tayong tayo po ay dadanas po niyan. Pero in spite of this thing, sabi nga pong ganun, dahil po sabi po ng if I will remember, sabi po ng Matthew 5:11, di po ba? So, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil you because of me. Sabi dun sa verse 12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. So, itong atin pong daranasin, itong atin pong dinadanas, bakit tayo magagalak? Sabi ng Panginoon, rejoice, no? And be glad. Alam niyo po ba na pag tayo po ay sinusubok, tayo po ay na-persecute because of our faith in the Lord Jesus Christ, sabi nga kung ganun, ay sabi ng atin pong kapatid dito ni Santiago sa James 1, 2-3, dito po yung karugtong, sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sister, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. No, sa oras pong ito, meron po ba tayong difficult circumstances? May trials ka ba? May problema po ba tayo? So alam niyo po, when we know the Lord Jesus Christ, nang nagkaroon po tayo ng personal relationship po sa ating pong Panginoon, definitely nagkaroon po tayo ng pagbabago. No? Doon po nagsimula yung persecution, eh, di po ba? Unang-unang nag-persecute po sa atin mga kamag-anak po natin, mga kaibigan po natin, no? Magalak po daw tayo, sabi ng Panginoon, no? Rejoice and be glad, no? Pag tayo ay na-persecute po, sabi nga po ganun, no? There yung atin pong mga trials, yung ating mga problema, bagamat ito po ay dumarating po sa atin, meron pong sinasabi ang Diyos po sa atin this morning to rejoice always, no ho? Hindi po ito yung feeling basta-basta, no? It is about our obedience to our Lord. Ika nga po, if we are being mistreated, dahil po sa ating pananampalataya, tayo ay pinanililibak, tayo po ay nakapagdesisyon sa buhay po natin na iwanan yung isang bagay na hindi mo po maiwan-iwanan. And then, isinurrender po natin sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Diyos, it's all about surrender, it's all about obedience. No po? Kami po, talaga, pamilya po namin, talagang nandun po talaga yung deep, ano po namin, yung pong problema po sa pamilya namin, yung pong meron po kaming curse din po tungkol po sa pag gambling, sa sugal. Meron po kami niyan, no po? At marami din po kaming kaaway, yung bang sinukol ka ng kaaway, ganun. So akala mo yung pagsusugal ay paraan ng Diyos para mapagpala ka, hindi po yun. Hindi po totoo yun, no? Yung pang nananalo ka kasi ang hirap po noon, no? Kasi yun, na from sa ninuno ko pa po eh, lahat po kasi sila, mga kapatid ng nanay ko, lahat po sila ay naging balasador. So nung medyo bata-bata ako, dalaga ako, tinuruan din akong magbalasa. Yung po tinatawag na sakla, no? Kaya yung asawa ko, ganyan-ganyan, no? So kami po talaga ay ang magulang ko, ganyan po talaga. Kaya sabi nga pong ganun, no? Nung tayo ay nag-give up na, syempre yung mga kamag-anak po namin nagtaka, bakit ganito, bakit ganyan, ano po, ay praise God, no po, dahil ito po yung sinasabi nating obedience po sa atin pong Panginoon. Nung sinuko po namin yung pong aming mga ginagawang dating paraan ng pagsamba, na hindi na po namin sila nakakasama, na hindi na po nila kami nakakasama sa ganong gawain po. So sabi nga pong ganon, kung tayo po ay nasusubok,
tayo po ay mayroong difficult circumstances, we can make a choice. No po, ano po yung choice na pwede nyo pong gamitin? Pwede nyo po natin gawin. Unang-una po, if we focus on trials, problem, ang magyayari po nito, mag-e-end up po ito sa self pity, no? Ika nga, naku, di po ba, matatandaan niyo po ba, nadaanan niyo po ba si Martha? Sabi niya kay sa ating Panginoon, Lord, sabihan niyo nga si Mary, natulungan nga po ako dito sa ginagawa ko sa paghahanda dahil si Martha po ay busy po sa kanya pong paghahanda para po sa Panginoon. Although, yung pong mga, ayan, papel ko po yan, lagi ko po yung papel yan, pero talaga po nakakagalak ang Panginoon dahil tayo po ay talagang binibigyan ng Lord ng strength, hindi po tayo, sabi ko nga, pasalamat ako nung anniversary, testimony ko, no? Sa dami ng ginawa ko, hindi ako naging impatient, hindi ako naging ganito, sabi kong ganoon na ihanda ko yung nang ayos, yung aking assignment na perform ko po, no, for the glory of God, no po? Kaya sabi nga pong ganoon, it is a choice, but sabi pong ganon, i-choice nyo rin po to set our minds on above, no, to the author and perfecter of our faith. So may choices po tayo, no? Pwede kang mag-self-pity or pwede kang itun mo yung isip mo sa atin pong Panginoon, no, sa Hebrews 12 chapter 2. And rejoicing always po is an attitude of contentment. Ano? Masaya po ako dito sa ginagawa ko. Although, misal sasabihin ako ng mga anak ko, Mama, ano ka ba? Patanda ka na, ikaw pa pupunta ng Divisoria. Sabi ko doon, ano? Sabi ko, kagalakan ko to, gusto ko to, ito yung gusto kong gawin, no? Yung magamit tayo sa ministeryo ng Panginoon. Dahil ito na yun ako eh, ito na akong ganun. Kaya sabi nga pong ganun, ano, tayo pong lahat ay yung pong contentment, masaya ka sa ginagawa mo, mayroon kang pag-asa, ano, yung kagalakan mo po na nakukuha po na, nakikita po natin na pinofocus po natin ang ating isipan sa ating Panginoon at sa eternal hope na matatanggap po natin sa ating pong Panginoon. Pero it doesn't mean na we do good, we do things para po natin, para po tayo ay gantimpalaan ng Diyos, no po? Hindi po. Ito po, gumagawa na po tayo ng kabutihan dahil we have already received the gift of God. No po, gumagawa, hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Bagkus, sabi nga po ganun, ito po ay fruit, evidensya po ng atin pong kaligtasan. Ginagawa po natin ito for the glory of God. No? Kaya nakakagalak po sa December 14, yung pong ating DMPA, tayo po ay magkakaroon ng gift giving. No po? At alam niyo po, yung makakatanggap pa po ay yung mga bata. Ano? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po ay binibigyan ng ganyang ng mga ganyang activity ng Panginoon, no, na makabless po tayo ng ibang tao. At sabi nga po ng 1 Peter 5:10, no, and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ after you have suffered a little while will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Pas. Yan. Kaya nga po, sabi ng Panginoon eh, lahat po tayo eh, dadanas eh. No? Dadanas po tayo ng dadaanan po natin lang yan. Pero hindi po yan natin na tatambayan. Hindi po tayo dyan mag-i-stay. No? Pero dahil ang Panginoon, i-re-restore niya po tayo at patatatagin niya po tayo. Bagamat sa mga ano po, meron po tayong mga hindi. Kaya nga po, minsan tayo kami po sa church, nagme-meeting po kami ng CMT, may pinag-uusapan po sa mga leaders, ganito, bago po natin ibababa sa mga workers, ganyan po. Meron po tayong mga bagay na dapat pagkaisahan po, no? Ganyan, para pagkaroon po tayo ng, magkaroon po tayo ng rejoicing, no? Always, no? Dahil ang mga decision po ay ginagawa po nito, natin po ito ayon po sa pagsunod po natin sa atin pong Panginoon. At number 2 command po ng ating pong Panginoon, ang sabi po dito is, ang sabi po ay pray without ceasing. Yan, pray continually, pray without ceasing. Pareho lamang po yan. Po. Sabi po, ang prayer po dapat po meron po yung karugtong. Pray without ceasing and boldly. No po? Medyo, yun nga po, hindi ako masyadong technical.
hindi ko po nailagay po yan. Ayoko na pong guloy ng aking PowerPoint. But sabi po ng Panginoon, ano po, meron po siyang talatang ibinigay po sa atin. Sabi po kasi natin, ang prayer po without ceasing should be persistent and bold. Yan po, persistent and bold. Doon po sa Lucas chapter 11, 5 to 8, mababasa po natin dyan. Ano po? Sabi po dyan, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. Verse 8, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Take note po, yung shameless audacity, no? Yun po yung tinatawag na boldness, no? Walang kahihiyan, binyo? Wala siyang maibibigay sa kanyang friend na bisita niya, pero pinuntahan pa niya po yung kanyang isa pa pong friend, pero siguro baka mas BFF niya po yun, no? Pinuntahan niya dahil sabi niya, hindi ako pahihiyain ito, no? At talagang kapalmuks, ika nga, sa salitang ano po ngayon, ano? No? Dahil wala, kailangan po kasi, ano, people are used to be hospitable, di po ba? Lalong-lalo na po, mga Pilipino, di po ba? Naalala ko nga during those time po, no? Nung matagal na pa noon, di pa ako born again, no po. Pag may piyestahan sa amin, no po, dami na. Dami po dyan nangungutang, no? Nangungutang para paghanda, no po. Usong-uso po yan dahil kami po ay nasa depressed area that time, eh. Pero bongga po ang piyestahan sa lugar namin. Ganun po. Yan. Praise God, tayo po ay binago ng Panginoon, hindi na po tayo ganoon, no? At itong kaibigan na ito, talaga sabi niyang ganoon, although, no, nakalock na yung bed niya, no, babangon at babangon siya dahil ang prayer, no, ang ating pong kanya pong kaibigan na ito ay very bold na siya po ay gisingin. Dahil alam niya, hindi po siya ipapaya, no? Ganon din po sa ating pong Panginoon, no? Kapag tayo po ay nanalangin at sabi nga pong ganoon, pray without ceasing, it should be persistent and bold, no? Ikiniklaim po natin yung promises ng Panginoon, no? Dahil if God is for us, who can be against us? Di po ba? Ipapahiya ba tayo ng ating Panginoon? Definitely hindi po yan, no? Kaya nga po mga kapatid, mga ka-DM pod, sabi nga po ganoon, kagaya po ng ating pong ginagawa, pray without ceasing, should be persistent and bold. At sabi nga po ganoon, how can we develop? Okay, balikan po natin. How can we develop? Should be always a number 2 po. It should be always and specific. No po? In 1 Samuel, verse 1, chapter 27, sabi po dito, I prayed for this child and the Lord has granted me what I ask of him. So sa 1 Samuel po, meron po kayong makikita po dito sa mga unang mga chapters po nito, no? Si Hannah po, no? At sila po ay dumadako sa pagsamba at siya po talagang nagnanais, siya po ay hindi nabiyayaan ng anak, no? Talagang siya po ay dumudulog po siya talaga to the point na ang sabi po ni Propeta Samuel, sabi po niya, bakit ganyan ka, aga-aga lasing ka, sabi ng ganun, no? No, na judgmental po, na judge po si Hannah, no? Sabi niya doon sa mga naunang talata, sabi niya, ano po, hindi po ako lasing, sabi niya, ang akin pong puso ay talagang pong umiiyak sa Panginoon, no, dahil hinihingi siya ng anak, no po. At alam niyo po ba sa dito sa verse 27, sabi po dito, dahil specific po eh, always po ang panalangin po ni Hannah, always, no po, at saka specific, sabi niya, Lord, gusto niya ng anak. At pag nagkaanak siya, i-offer din niya. O di ba? Ang ganda ng ano po ni Hannah. So sabi niya, I prayed for this child and the Lord has granted me what I ask of him. Short testimony lang po. No, ako po ay bagong Christian pa po. Kung ako po ay manalangin ganito. Sabi ko, Lord, kahit na
na yung bahay po, magkaroon po sana po ako ng bahay. Prayer ko po, bahay, puro sana. Bahay na kahit po isang, may isang kwarto lang. No? Kasi po yung bahay na inuupahan ko po sa Makati, isang kwarto. Pero andun na po yung sala, nandun na po yung kusina, nandun na po everything. Yung CR lang po nakalabas dahil common po yun. No? At pagkagabi po, ibababa yung kama, no? Yung set nandiyan. No? Nandun to po yung kulutuan. So nagkaroon po ako ng prayer na, Lord, magkaroon po sana kami ng bahay. Yung meron po kami sariling kwartong mag-asawa kasi lahat po kami nasa kama. Ganyan po, sama-sama po kami, no? At papalaki na po yung mga anak nyo. Alam nyo po, nagkaroon po ako ng bahay, no? Isang kwarto nga lang. Nakakuha kami dito sa subdivision na to, 1983, sa Perpetual, dito sa Bacoor. At sumunod na prayer ko po, alam nyo po, sabi ko, Lord, sana po magkaroon po kami ng sasakyan, kahit unti-unti lamang po. So yung unti-unti na sinabi ko, hindi po brand new yun. Yun pong i-assemble po. Ay, kasi po kami, papunta po ng pagsamba po sa JIL doon po sa Arroyo High School. Ang sakyan po namin ay sa ulog. So yung sa ulog po tatluhan. So kinukupong namin yung tatlo pero kasama ko pong anak doon ay apat. Apat po, no, ganyan. Kami po, sama-sama po kami doon. Siksikan po kami. Tatlo lang po yung binabayaran ko. Kasi maliliit pa naman yung anak ko. Siyempre, nagtitipid, ganyan, ano po. Kaya po sabi ko, prayer, pati po yung mga taga Arroyo tsaka taga PUP, sabi nila, sis, sabi niya gano'n, natutuwa sila kasi mga anak ko po ay Sunday scholar, which now, ngayon po ay ginagamit na rin po ng Panginoon for the glory of God. Sabi nila, sis, prayer namin, magkaroon ka ng sasakyan. Opo, yun po yung prayer ko, kahit po ano lang. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng sasakyan. Nagkaroon po ako ng sasakyan, chassis, body. No? Nagpagawa po kami ng body sa Valenzuela, yung pong double cab. Tapos po, nakatayo lang po dito, nakapatong lang. So, prayer po kami, prayer ulit. Lord, gulong naman po, prayer namin. So, kasi ako po ay ahente po ng bahay po, no? Nag-ahente po ako. Anything under the sun, pwede kong ibenta. Ayun, Lord Coach, ano naman po, gulong naman po, gulong. No, nagkagulong. No, kaya nakakatuwa po talaga, eh, no? Tapos, eh, nung, ano na po, ah, Lord, ano man, ganyan, ganyan, ganyan. So, nabuo po si sasakyan. Hanggang sa pinaandar na po namin ito ng wala pa pong upuan na upholstered. No, yan, nakakatuwa po talaga ang Panginoon. Imagine po ninyo, ang kung ano po talaga yung hiningi natin sa Panginoon, ibibigay po niya. 1996 po, nagpray po ako. No, bagong kotse. So binigay ng Lord, sabi ko kulay green ang favorite color ko. Eh bagong labas pa lang po yung green na Toyota noon, GLI. So talaga nakakatuwa po ang Panginoon. Kaya naman palang ibigay ng Diyos ang ano? Kasi narinig ko pong teaching nung bago pa lang po kasi ako noon eh 1985, 1990, bago pa lang po akong Kristiyano eh. No, siyempre puro sana po yung prayer ko. No, yung pala, pwede naman pala humingi ng brand new, specific daw, ganito, ganyan, ganyan. So, yon. So nung meron po ako mga kapatiran, meron po ako nadadala sa Panginoon, tinuro ko po yung technique na yon. Anything na hihingin mo dahil baby ka pa lang sa Panginoon, hingin mo na lahat. Humingi po siya ng magandang bahay, talagang binigay po ng magandang bahay. Humingi po ng bagong kotse, sabi pa kami nagkaroon ng kotse ng friend ko. Kaya po, praise God, no? Kung hihingi po tayo, sabi po, prayer should be always and specific. Yan po. Kung ano po yung kailangan po natin ngayon, yun po yun. Yun, yan. Okay. Praise God. No po? At sabi nga pong ganun, no? How can we develop naman po? How can we develop, sabi po dito, a habit of praying without ceasing? So, number one, we have to recognize our need to depend on the Lord in every situation. So, meron po tayong everyday situation po natin. So, we have to depend. So, sabi nga po nung teaching ni Pastora last Sunday, ang Lord ay close to the needy. So, lahat po kasi tayo mayroong pangangailangan. So, tayo po ay we have to recognize our need. No? Ako nga po, nung medyo bata-bata pa ako, parang napakalakas ko, no? Pero ngayon po, nasa edad na po tayo ng 60s ngayon, no? Lalo ko pong nakita yung kaking pangangailangan sa ating Panginoon, lalo na widow pa po tayo, no? At sabi ko nga, may kanya-kanyang ng pamilya mga anak ko. Ako'y nag-stay na lang dito sa isang maliit na kwarto at kung saan po dali ng
ano yung pa ako, doon po ako, no? Kaya yun lang po yung napakaganda, no? We have to recognize our need to depend on the Lord in every situation. Wala pong iba, no? At ang Diyos po ay handa pong magkaloob po sa atin ng mga bagay kung tayo po ay patuloy na nananalangin po. And number two, send to God short prayers wherever we can. So, whenever we can. So, tayo po, syempre tayo po mga tag-DM pa, no? Ay, maya-maya, nandiyan po, meron po tayong prayer wall, no? Sa JIL, meron po tayong prayer wall. So, lahat po ng mga prayers, pinapasok po doon. Iba po yung wall na yon, iba po yung group chat na yon. So, lahat po lang ng mga prayer items, doon po pinapasok, doon po pinaforward. So, sabi nga pong ganun, sama, meron po magte-text po sa atin, no? Magte-text, sis, pag-pray mo naman po ako ngayon, ganito, ganyan, pag-pray mo po ako. So, even though our friends na nag-text sa atin, sinabi po niya na na pag-pray po siya, no? Right away, right then and then, we can send short prayers to God. Kasi kapag sinabing, oo, sis, pag-pray kita, tapos, ang prayer time pala, umaga at gabi, tanghali po yun, nasa work ka or inabot ka kung saan na nag-text sa'yo. So, we can send short prayers whenever we can. Okay? Number three po, spend time in God's Word and prayer each morning. So, each morning, and kasama po dyan yung evening po natin. So morning po kasi, ito po yung ating ginagamit. Yung pag-spend po natin ng time, early in the morning, no, I will seek thee, no? At ito po yung aha po natin, na siya pong best tool po natin para po tayo ay makapag-aral po ng salita ng atin pong Panginoon. So, ang sabi po ng ating Panginoon sa kanyang salita, bakit po natin ginagamit ang mga salita ng Diyos sa atin po prayer? Bakit po kailangan natin i-memorize? Bakit po yung kailangan po natin sinasambit? Kasi po, ang sabi ng Isaiah, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So ngayon, natutunan na po natin ngayon na ang salita ng Diyos na pag binasal natin, pag ginamit natin, hindi po yan babalik sa atin pong Panginoon. Lord, you, sabi ng Isaiah, no, you are the God that healeth thee, no? Sa Isaiah 55 din po 'yun, no. So, at ang sabi nga 53, I mean, no, lahat po ng mga salitang lalabas sa bibig po natin na ayon po or ito po ay salita ng Diyos, kakasihan niya po ito. Hindi po 'to babalik sa kanya ng walang saysay. I-accomplish po ng Panginoon what I desire and achieve, no. So, sabi nga pong ganun, pangatlo po ang ating command ng ating pong Panginoon, third command po ng ating Panginoon ay give thanks in everything. So give thanks in everything. No, Ephesians 5:20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Sis, pwede ko po bang pagpasalamat? Parang trial itong dumating sa akin ngayon. Parang pagsubok po itong dumating sa akin ngayon. Ang sabi ng Diyos, give thanks in everything. No? Dahil ang lahat po niyang yan, ay mayroon po yan solusyon sa atin pong Panginoon. No? Hindi lamang po tayo dapat magpasalamat during happy moments. No? Even sa mga bagay na seemingly unanswered prayer. No po? Marami po kasi tayong mga prayers. No po? Marami po talaga tayo niyan. So hindi po dapat natin talagang iwinawalay po sa atin. And lalo na po yung mga prayer items natin, patungkol po sa sarili po natin. No, hindi po yung selfishness na ipag-pray mo yung sarili mo. Lord, tulungan mo po ako maging patient. Lord, tulungan mo po ako maging ganito. Lord, tulungan mo po ako. No? Pero po yung prayer po natin, lalong-lalo na po sa mga kaanak po natin, sabi nga po gano'n, no, we give, na sila po yung mga unang persecutor natin, eh, no? No? Kaya dapat po natin ipanalangin. Dapat po natin na ipagpasalamat po yan. So, parang ang tagal-tagal naman po yata nung sagot sa prayer mo para maborn again tong kapatid mo, no? Ako po yan po, napakatagal na po. Napakatagal. Kailangan pa magkaroon ng mga bagay na may experience po niya bago siya kumilala po sa atin pong Panginoon, no? Kaya nga po, we have to give thanks in everything dahil kahit po minsan meron pong delay, ano, hindi po yung delay. Ang tawag po doon ay God's perfect timing. Yan. Praise God. No ho?
Sabi nga ganun, when God takes us through hard trials, tayo po ay parang di nating feel na magpasalamat, by faith, pwede po nating sabihin sa ating Panginoon, Lord, I trust in you. Na pag nasa mabigat, difficult circumstances man po ako ngayon, situation po po ngayon, I submit po sa iyo. Sinusurrender ko po sa iyo. And I know that you can work it out with me together for my good. No? Yan po yung atin pong pwedeng ipanalangin. No? Na talagang sabi nga pong ganun, misan talagang hindi nataan mo, dapat mo pang pagpasalamat yung pagsubok na to. Pwede po. Pwede po natin pagpasalamat. So, like rejoicing always and giving thanks in everything is a choice. So, choice nyo po yan. Choice ko to. Choice po nating lahat. It's a choice to believe God even in difficult circumstances. Amen po! Amen! Okay. Tayo, sandali lang po. How can we develop naman po habit of faith, thankfulness? No? Yan po. Sabi dito, in every circumstances, di po ba? Sabi ng Bible. So, in Genesis po, 37 to 50, hindi ko na po ito ibabayan sa inyo, pero ito po ay istorya po ito ni Joseph. No, kung na alam ko, alam na familiar po kayo sa istorya ni Joseph the Dreamer, so pwede niyo po yung balikan. So, dun po sa Genesis chapter 50 verse 20, you intend to harm me but God intended it for good to accomplish what is now being done for the saving of the many lives. So, yun pong story ni Joseph, brief lang po, siya po yung, kasi kinainggitan po siya ng kanyang mga kapatid, no po, kinainggitan po siya dahil siya po ay favorite ng kanilang tata. No po? At sabi niya, patayin na lang natin tong si Joseph na to. Ganito, parang wala nang ano. Dahil tayo daw lahat, iluyukod sa kanya. Masyadong matayog ang pangarap nito. Ganyan-ganyan. Ano po? Para praising na lang po yun. Ano po? At ang nangyari po, dahil po yung isang kapatid niya medyo nagkaroon po ng ano, na conviction, no, ihulog na lang natin siya sa balon. So hinulog na lang siya sa balon, ganun ganyan ganyan ganyan. Tapos meron pang isang ano, no, daming mga suggestion. Ang nangyari po, hindi na po napatay si Joseph. Siya po ay binenta na lamang po siya, no? Naging katulong po siya ng pero at doon po ay naging naging katiwala po siya ng pero, lahat po pinagkatiwala sa kanya, pero nakulong pa rin po siya dahil sa kanya pong obedience, sa kanya pong katapatan sa Panginoon, sa tao po na nagkukup sa kanya, yun po ay paglilingkod at katapatan na rin po yun sa Panginoon. So, ang nangyari po sa kanya, siya po ay nagkaroon-roon ng mga problemang salisali. Pero alam niyo po ba yung problema na yun? Naging maganda po yung resulta dahil alam na po ng Diyos yung mangyayari, no? At yung mga kapatid niya, no, mga tupi, natupi po sa kanya, no, nung nagpapakilala na siya, na ganito siya, na inakap niya po yung mga kapatid niya, nagkaroon sila ng reunion, no, ganun. Yung kanilang yung tagutom, napawi po yung tagutom, sila po ay pumunta sa Israel, o ganyan, ano. Alam niyo po, sabi ni Joseph sa kanila, oo, bagamat gusto niyo ako sakta noon, no, pero ang hinayaan ng Diyos, no, na mangyari ito, no, it is for good to accomplish what is now being done, no po. Kaya huwag po kayong mag-alala, mga kapatid, kapatid, no? Magamat nandun man po tayo sa napakaraming pagsubok, no? Ngayon po ay talagang pwede po natin masasabi na God intended it for good, for the saving of many lives. Yan. Kung kayo man po ay nagkakaroon ng mga pagsubok ngayon, sabi niya, ang hirap naman baguhin itong ugali ko. Hindi po kayo magbabago niyan. Ang Diyos po, para pakita po yung inyong testimony po. Makita po yung inyong testimony sa inyong mga buhay. No? And then, okay. How can we develop a habit of thankfulness? Make it a habit. Oh, yan. Hey, make it a habit to trust God. In Exodus 15, 22 to 24 naman po. Ito po yun naman po yung mga Israelita. No? Pag nabasa niyo po yan sa Exodus, paano po ba iniligtas ng ating Panginoon ang bansang Israel sa kamay ng mga Egypto? So, napakahaba pong kwento niyan. No? Ang talaga po niyan, nung makalaya na po sila, nung nakita po nila, nakita po nila yung 10 plague, no po, yung 10 sumpa na nangyari po sa mga Egypto, no po, yung 10 nakita po nila.
And then, nakita din po nila na ng mga Israel, nila Moses, kung paano sila nakatawid sa dagat na pula. No po? Ang ganda nga po panoorin yun, eh, di po ba? So, sabi nga po ganun, nung nakatawid na po sila sa dagat na pula, so na-experience po nila talaga yung, ba, napaka-amazing naman ang ating itong Panginoon. Imagine nyo po, nung nandyan na po, nung nakatawid na po silang lahat, habang hinahabol pa rin po sila ng mga chariots, imagine po ninyo, yung dagat na dapat ano eh, unti-unti nang bumabalik po sa kanya sa tamang posisyon. Imagine niyo po yung kapangyarihan ng Panginoon. God is so amazing, no? At yung mga Israelita, nakatawid po sila. Nalunod po yung mga chariots, yung mga humahabol po sa kanya. No? After po nila, eto po. Bakit po ito, bakit po ito ginamit tong talata na to? No? Nung sila po ay naglalakbay na, lakbay na po sila, napadaan po sila sa Mara. No? Papunta po sila sa Promised Land, papunta po sila doon. Sa verse 24, ang sabi po dito, so the people grumbled against Moses saying, what are we to drink? No? Nag-grumble po sila, nagreklamo sila. No, nagreklamo sila kay Moses, bakit kami dinala dito? Wala naman pala tayong iinumin dito. Siyempre, kayo ba naman yung naglakbay? Nang naglakbay, ako nga po nagsasalita lang, nauuhaw ako. Sila po ay nauhaw, no? At sabi nila, nagalit sila kay Moses, no? What are we to drink? What are we to drink? Sabi nang ganun. At ano, hindi po sila nagtrust sa Panginoon na nag-deliver sa kanila, na nagligtas sa kanila, na nagtawid sa kanila sa dagat, ay kayang gumawa ng tubig mula sa disyerto. So, sa mga oras na ito, mga kapatid, kung meron man po tayong ginagrumble, ganyan, ano po, meron po tayong, na medyo hindi po tayo nagkakaunawaan sa pamilya po natin, mga petty things po, no, maging sa ating present situation po ngayon, no, pwede ba natin itong sabihin na we are not trusting God? No, pwede, siguro, no, na sabi natin, no, di po ba? Kabilamang po eh, nung anniversary po namin, talagang prayer. Talagang sobrang prayer po yun. Mayroon 24-hour chain prayer. Mayroon pong set down watch. Mayroon pong prayer and fasting. Ano po, talagang lahat na po ng prayer eh. Ginawa na po natin ng mga workers, leaders, no? Para po maibigay po sa Panginoon, para po tayo. So nagtiwala lamang po kami sa Panginoon. Alam niyo po, talagang glory to God. No, financially, pinrovide ng Panginoon. No po, spiritually, most of all, pinrovide ng Panginoon. Yung pong napakagandang stage na po, praise God po. Lahat po ng tao, lahat po ng may contribution po, praise God po. Kasi out of their love, out of edal, talagang kanila po talaga. No, talaga pong pinagpaala ng lubos eh. No, ang atin pong ano. No, we don't have to grumble. Sometimes parang meron po kaming pag ano lang, oh bakit kulang ang women's na maglalaba? Oy, bakit kulang ang men's na magkakabit ng parol? Yun lang po ay konting ano lamang po. Bakit hindi po dumating sa oras yung nagsabing ganito, ganyan, gano po? Pero God, we have to trust God pa rin po. Nuno ko, matatapos ba natin tong stage na to? Nakailang palit po kami ng kurtina. Talagang last minute po, naayos po yung ano, praise God po, no? Hindi po, let us make it a habit to trust God. So if we do not trust God, in that ako, hindi po natin siguro mabibigyan ng kalwalhatian ng atin pong Panginoon. So sa atin pong mga buhay, tayo po yun po ay patungkol sa mga ano lamang po yun. Sa ating mga buhay, definitely, meron po tayong ano, meron po tayong mga pinagdaanan, meron po tayong mga pagsubok, no po? At lahat po yan ay alam po ng ating pong Panginoon. Kunin ko lang po yung verse na sinabi ni Pastora Beng, no? Nothing in you that did not come from the grace but of grace. So lahat po ng bagay, whether it be persecution, whether be it success, no po? Hindi po yan nalilingid po sa ating Panginoon. And in verse Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before Him, the eyes of Him to whom we must give account. So, ayan, to whom we must give account. So, alam po ng Diyos yan, kung tayo po ay nakapokus ba tayo sa problema o nakapokus tayo sa Diyos, no, na nagbibigay ng solusyon sa problema. So, in my conclusion,
Ito po, in my conclusion, sabi po ng Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, ayan po, no? Whatever is true. Ano ba yung tama? Kung ano yung totoo? Kung ano yung noble? Ano ba yung dapat, karapat-dapat? Ano ba yung mabuti? No? At sabi po ng Romans 12:2, no? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, yan po mga kapatid. Sabi nga pong ganun, don't worry po dahil ang ating Diyos, indeed, the God whom we serve is an answering God. So, yan po ang ating katuruan ngayon. Sabi po dyan, we have to rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Let us pray. Lord, you are indeed the God whom we serve is an answering God. Right now, Lord, kung meron man po sa amin, Panginoon, na dumadamanas ng mga pagsubok, mga problema, Lord, we believe. Hallelujah. With these three commands, O God, Lord, ikaw po ay patuloy na magagabay po sa amin. Ikaw po ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan as we continually, Panginoon, give thanks unto you, Panginoon, for everything na nangyayari po, Panginoon, ay alam mo, batid mo, and you are there, O God, Lord, to always support us, or the things that we will do, O God, Lord, we give them to you, O God, and we give you all the glory, O God. Marami pong salamat, Panginoon, at patuloy ka po naming lulutiin. Patuloy ka po namin pupurihin. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Amen. Praise God. Palakpakan na natin ang ating Amen. Doon. Hallelujah. Napakaganda po ng kapahayagan ngayong umaga, no? Mula sa ating Panginoon na ipinihatid po sa pamamagitan ng ating kapatid na si Sister Buddy Aurelia. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Tunay po yung nagbibigay ng pag-asa sa atin, ang ating Panginoon, sa lahat po ng ating pong mga pinagdadaanan at nararanasan sa bawat araw. No, napakaganda na tayo po ay lubos na magtiwala, mag-focus po tayo sa ating Panginoon. No, huwag po tayong sobrang mag-focus sa ating pong mga nararanasang mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, we rely on God on a daily basis. No? We rely on God on a daily basis. Yan. Sige po, pa-message na lang po ang ating sa ating chat box. Thank you, Sister Buddy. God bless you. Yan. Sige po, i-bless po natin ang ating kapatid na si Sister Buddy Aurelia. Mag-message lang po kayo. I-chat niyo po sa ating chat box ngayong umaga. Praise God. Praise God. Mga kapatid, maaga pa naman po. Meron po tayong napakaikling oras lang para sa ating breakout room. Yan, bago po tayo mag-closing prayer, pero tayo po muna ngayon ay mag-picture taking po muna tayo. Praise God. Sige po, pa-open po ng ating mga camera para bago po tayo dumako sa ating breakout room, tayo po ay zoom in na tayo, nakapag-picture-picture na po. Praise the Lord. Yan, pa-open po ng ating mga camera. Thank you, Lord. Yan, sige po, tapusin lang natin yung mga message para sa ating kapatid na si Sister Buddy. And sige po. Okay. Dalawang page po tayo. Thank you, Lord. Glory to God po. Ayan. Kaya lang po ha. Okay. 1, 2, 3. Glory to God. Ah, dito pala Sister Risa. Thank you, Lord. Ayan. Glory to God. So, praise God. Tapa po. 1, 2, 3. To God be the glory. Thank you, Lord. So, dadako po tayo sa ating breakout room. Click join lang po, mga kapatid. At tayo po ay bumalik po sa ating pong main room mamaya para tayo po lahat ay kasama po sa ating pong closing prayer. Sige po, magkita-kita po tayo later. Sige po, join na po tayo. Click join.